Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Andito na naman ako. At muling mag-aatid sa inyo ng kwentong kababalaghan. Tinakayla sa atin na madami ang namamatay sa loob ng ospital. Marami na din mga kwento at mga video na nakunan ang mga gumagalang kaluluwa. Ang kwentong ito ay base sa aking kaibigan. Nagtatrabaho bilang nurse sa isang ospital sa Saudi Arabia. Itago na lang natin siya sa pangalang Bong. Isang gabi ng Friday, sa ospital ay dalawa silang naka-duty. Ang kasama niya ay isang Pinay na si Rufina. Abalang-abala ang dalawa para matapos silagad ang pag-ikot sa mga pasyente. Napakatahimik na ng ospital dahil 10 oras na ng gabi. Karamihan sa pasyente ay mga tulog na at silang dalawa na lang ang gising. Nakailang ikot na ng pabalik-balik si Bong sa mga kwarto at nurse station. At nakaramdam ito ng pagod. At ito'y umupo muna at nagpahinga. Ay nako, makaupo nga muna. At uminom ito ng tubig. Abala rin si Rufina sa kanyang trabaho. Habang nakaupo ito, ay may dumating na tao. At nagtanong sa kanya. Hello, sir. Good evening. Where is the room of Mr. Samir Muhammad Samir? At tumayo ito at tinignan ang record. Habang dinitingnan niya ito, ay dumating si Rufina. Rufina, may pasyente ba tayong Samir Muhammad Samir? Teka lang, sagot ni Rufina. Tinignan nila ito sa mga files at computer at manual. Baka bago lang yan, sabi ni Bong. Baka nga, sabi ni Rufina. Hindi nila ito mahanap. At nang kakausapin na sana nila ang lalaki, ay bigla itong nawala sa harapan nila. Tumakbo palabas ng nurse station si Bong. Asa na yun? Sabi niya. Nakita mo Bong umalis, sabi ni Bong kay Rufina. At sumagot si Rufina. Hindi. Kita mo nga bala tayong nagaharap dito. Di kasi sa mga Pilipino ang mga ganun pangyayari. Kaya ito ay kinabaan. Natatakot ako, sabi ni Rufina. Bakit ka matatakot, sabi ni Bong. Baka pumasok lang yan sa mga kwarto dyan. Teka, hanapin ko. At hinanap ni Bong ang lalaking Arabo. Iniisa-isa niya ang mga kwarto. Wala itong nakita. Bumalik na ito sa nurse station. Wala, sabi ni Bong kay Rufina. Sino punta yun? Sabi ni Rufina. Nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap sa pangalang Samir Muhammad Samir. Hanggang may nakita silang isang face sa mga namatay na pasyente. At laking gulat nila kasi 3 taon na palang patay ang hinahanap ng lalaki. Nabalutan ng takot ang dalawa. Natatakot na din ako, sabi ni Bong. Numpalingon si Bong sa may hagdan at may isang lalaking pababa. At yun ang taong kausap nila. Ayun siya, bigla ni Bong. Pero Pina, at nagmadali ito. Sir, sir, sigaw ni Bong. Pagdating ni Bong sa hagdan, ay wala na ang lalaki. Pabalik si Bong sa nurse station. Rufina, nawala ka kayong tao, sabi ni Bong. Takot na takot ang dalawa sa mga nangyayari. At nagpatuloy na inusisa nila Bong at Rufina ang files ni Samir Muhammad Samir. Napag-alaman nila
na isa itong Saudi national at namatay sa isang car accident. At sa ospital na ito, tuluya binawian ang buhay. Ayon sa press ni Samir Muhammad Samir, ay binangga ito ng isang malaking truck. Kinain ang linya ni Samir Muhammad Samir ng truck, kaya ito ay bumangga sa kanya. At ayon nga sa press, ay 3 taon na itong patay. Natakot ang dalawa. Halos ayaw na nilang kumilos. Nagdasal ang dalawa para mawala ang takot nila. Lumipas ang kalahating oras na may tumunog na bell galing sa isang pasyente. Diyan ka lang at titignan ko muna yung pasyente. At pumasok na si Bong sa kwarto. Hello, ma'am. How can I help you? Do you need anything? Pero di sumasagot ang babae. Tinignan niya ito. At ito'y tulog. Nagtaka siya. Tulog to ah. Bakit tumilang tanggring ang bell niya? Teka, baka namamali ako ng kwarto. Bumalik ito sa nurse station. Tinignan muli kung saan galing ang ring ng bell. Tama naman. Pero tulog siya. Hindi na lang niya ito pinansin. At nagpatuloy ito sa kanyang ginagawa. At ganun din si Rupina. Papunta na si Rupina sa mga pasyente. Nang naglalakad si Rupina para mag-check ng mga pasyente ay may nakasalubong ito at bumatipas ng good evening. Di niya agad ito nakita dahil nga nakatungo ito at tinitingnan ang mga dala niyang records ng pasyente. Sumagot lang din ito ng good evening sir. Nang nakalampas nito ay saka pa lang niya nilingon ang lalaki. Laking gulat niya. At wala namang ibang tao sa pasilyo. Nagmamadali itong nagtungo sa mga pasyente at tinapos ang mga dapat niyang gawin. At bumalik agad ito sa nurse station. At nabutan niya doon si Bong at tulala. Nakakwento sa Rupina tungkol sa nangyari sa kanya sa pasilyo. Pero parang di siya narinig ni Bong. Hoy Bong, anong nangyari sa'yo? Ha? Tugon ni Bong. Kanina pa ako nakakwento dito, di mo ako pinapansin, sabi ni Rupina. Ano nangyari sa'yo? Nakita ko na naman siya. Pumasok sa kwarto ng pasyenteng tumunog ang bell. Sabi ni Bong, ha? Pagtataka ni Rupina. Ano nangyari na eh? Nakasalubong ko lang siya. Patay na yung babae, sabi ni Bong. Ha? Pasigaw na tugon ni Rupina. At doon lang naliwanagan ang dalawa na yung babaeng namatay at si Samir Muhammad Samir ay mag-ina. Ang ina ni Samir ay matanda na at may sakit sa puso. Siguro, binabantayan niya ang nanay niya at nung natunog ang bell, ay nag-aagaw buhay na ito o patay na. Nagtatakbo pababa ang dalawa at nagpunta sa head nurse nila at kinuwento ang nangyari. Dahil Pinoy din ang head nurse, ay naniwala ito at sinabihan na lang ang dalawa na ipagdasal ang kanaluwa nito. Para mapayapa na ang kaluluwa nila. May mga bagay talaga tayong hindi maipaliwanag sa mundong ito. Dapat din natin silang tanggapin na bahagi na sila ng mundong ito. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong ito. Maaaring mag-iwan lang ng komento at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at mag-like and share para sa marami pang kababalaghang Tagalog creepy stories.